Paano nga ba mas pinaiting ng Philippine National Police ang pagbabantay sa seguridad sa muling pagbubukas ng face-to-face classes at ang insidente po ng kidnapping? Baka kasama natin si Police Colonel Gene Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang araw po, Colonel Gene. Magandang araw, sir. Colonel Gene, this is Aljo Bendijo, ma'am. Kumusta ang assessment po ng PNP sa unang linggo ng klase? So far, sir, generally peaceful po yung ating pagbubukas ng mga klase simula po ng Lunes. Wala naman po tayong naitala na any untoward incident, hindi lamang po dito sa Metro Manila, pati na rin po sa malalaking region gaya po ng Central Luzon, Calabarzon, and even po dyan sa Cebu and even Davao. Ay, naging maayos naman po yung daloy po ng pagbubukas ng klase po. Colonel Fardo, sunod-sunod ang report kaugnay sa mga nawawala at umano'y kaso ng kidnapping. Ano po ang security measures na inilatag ng PNP, lalo na't balik eskwela na ang ating pong mga kabataan? Yes sir, tama po kayo. May mga lumalabas nga po ng mga report na may mga na-abduct nga po at natatagpuan po patay. Pero yung mga naitala po recently sir na mga insidente at kaso po ay na-solve na po ng PNP yan at nakasuhan at nakakulong na po yung mga suspect. But be that as it may, sir, nagbigay na po ang instruction ng ating GPNP, si Police General Rodolfo Azorin Jr., na mas lalong paigtingin po ng PNP personnel yung ating pong pagpapatrol, lalong-lalo na po doon sa mga crime-prone areas po natin, pati na rin po dyan sa paligid ng mga eskwelahan kung saan tama po kayo, nagsimula na nga po yung in-person classes po natin para masiguro po na yung ating mga estudyante, guro at ang mga magulang po ay magiging ligtas po sa anumang klase ng krimen. Isunod ko po ang tanong ni Job Manahan ng ABS-CBN News. Ang tanong niya po, Interior Secretary Benher Avalos said DILG is just waiting for PNP's report on the recent series of killings and reported abductions in Metro Manila and nearby provinces. Kailan po kaya may lalabas ang ulat na ito, Colonel? Yes sir, nagsabi na po ang ating GPNP sa kanyang ulat nga po na yung mga initial reports po pertaining po doon sa mga na-report nga po na nawawala at nakita po ay nakapag-submit na po tayo ng initial reports po sa ating mahal na SIMB, si Attorney Benher Avalos Jr. po. At yung pong comprehensive report po ay pinaprepare na po at mismong si GPNP po ang magbibigay po kay ating SILG para nga po malinaw na in spite and despite na po nitong mga napapaulat na po ng mga recent na mga kaso ay napapanatili pa rin po natin mababa yung ating mga crime statistics kung pagbabasihan po natin yung ating naitatalang kaso araw-araw at weekly ay mababa pa rin po ito. At ito yung mga kasong na i-report po natin, gaya ng anong nasabi ko, Sir Aljo, ay nasosolve naman po natin. Sunod na tanong ni Job Manahan, Colonel Fardo, may nakikita bang patterns dito sa mga kasong ito? Sa ngayon, sir, kung pagbabasihan po natin yung mga naitala nga po nating kaso, particularly dyan, sir, sa Bulacan, dyan po sa may Palawan, at dyan po sa may parte nga po ng region ko, ay wala po tayong nakikita na pattern na masasabi po natin na meron po tayong tinatawag na mga serial rapists o serial murderers. Dahil yung mga nahuli po, sir, na suspect na involved dito po sa mga kasong ito, ay may kanya-kanya po, sir, silang motibo kung bakit po nila ginawa itong mga kaso po na ito. At wala po tayo, gaya nga ng nasabi ko, wala, hindi po makakonect sa itong mga kaso na ito, kundi kanya-kanya pong motibo ito. At hindi natin papayagan, sir, na ika nga ito ay mag-escalate. Kaya naman, mas lalo po natin paiigtingin yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga local chief executives, sa ating mga barangay officials, para pagtulong-tulungan po na maging maayos yung ating pagbabantay sa seguridad hanggang sa ating mga barangay po. Tanong pa rin mula kay Job Manahan ng ABS-CBN News, Sir Colonel, na-mention din ni Secretary Avalos ng DILG na magkakaroon ng heightened police visibility because of these crimes. May figure ba sa deployment ng PNP sa Metro Manila and other provinces? Tama, sir. Bilang pagtugon na rin po sa instruction po ng ating SILG, ay mas lalo nga po natin paiigtiin yung ating police visibility and presence ng particularly pagka kumakagat na po yung gabi. At dito pa lamang po sa ating balik eskwela ay halos nasa 24,000 to 25,000 na po yung ating i-deploy. At ang instruction po ng ating GPNP ay i-maintain po itong ating
ating mga eskwelahan, maging sa ating mga public transportation na terminals po, baka na rin po masiguro nga po na magiging ligtas po. At doon naman po sir sa ating araw-araw na na anti-criminality efforts, yung pong ating mga pulis sa barangay po ay dodoblihin po natin yung bilang, at yung maging yung ating mga admin personnel na nag-render po ng mga desk duty ay bibigyan na rin po sila ng duty para magpatrol po at makatuwang po ng ating mga pulis beat patrollers na nabantayan po yung ating mga pangunahing kalsada at yung mga ating mga kasama na rin po yung ating mga public conveyances po. Pagdating sa proposed budget ng PNP na higit 100 billion, malaking bagay nito ang planong ilaan ng PNP para sa crime prevention. May bago bang programa ang i-implement, ipatutupad ng PNP para po dito? Maraming naman na po tayo, Sir Aljo, ng mga programa pertaining nga po sa crime prevention. Sabi nga po ng ating GPNP, ang trabaho po ng pulis ay ma-prevent ang crimes, ma-preempt po ang crimes. At kung hindi man po talaga ma-prevent at ma-preempt po ang crimes, ay to make sure po ay ma-solve po at ma-resolutionan po itong mga kaso na ito. So yung ating pong enhanced managing police operation ay nakalatag na po yan para siguraduhin nga po sa araw-araw po natin ay masiguro na yung ating pagpapatrol sa mga pangunahing kalsada, sa ating mga crime-prone areas, hotspots po ay mamimaintain po yan. At ang sabi po ng ating GPNP bilang pagsunod na rin po sa utos ng ating SILG na mas lalong paigtingin po yung ating koordinasyon at cooperation sa ating mga barangay officials, dahil alam naman po natin, sir, na yung ating mga barangay officials at barangay tanod, sila po ang nakakaalam kung sino po ang mga bagong mukha dyan sa kanilang lugar, sino po ba dyan yung mga gumagamit ng illegal na droga, sino po ba dyan yung mga tinatawag nating barangay bully. Bibigyan po natin sila ng pagkakataon na tumulong po sa atin. Na sabi nga natin, yung pangangalaga po ng kaayusan at kapayapaan sa ating community, it's a shared responsibility po ng ating PNP, pati na rin po yung ating community. Opo. Ikinasa na rin nitong linggo ang all-out war contra online child sexual exploitation. Ano po magiging bahagi nito o rito ng PNP, Colonel? Tama sir, kasama po tayo sa itinatag nga po na interagency action task force po para nga po labanan itong online sexual exploitation of children. Ang magiging bahagi po at parte po ng PNP diyan, kasama po ang NBI and other law enforcement agencies, ay tayo po ang mangunguna para magsagawa po ng mga operation against child pornography perpetrators, yung mga na-identify po nating engaged sa mga child trafficking. At bahagi po ng ating gagawing intervention po dyan ay magkakaroon at magsasagawa po tayo ng mga orientation, lalong-lalo na po doon sa mga magulang na nasa mga barangay na akala nila ay harmless yung ginagawa nilang paggamit ng mga kanilang anak sa harapan ng mga kanilang mga computers, ay kala nila okay lang yun dahil hindi naman na nakikita yun na personal. Yun po, yung gagawin po natin, dahil hindi lamang po talaga sa parte ng PNP talaga natin siyang ma-address yan, dahil yung concern sa livelihood, yung concern sa kung paano ba maiiwasan na yung mga magulang mismo ang siyang gumagamit sa mga kanilang anak, ay dapat ma-educate din po sila na sila ay may kakaharapin napakabigat na kaso kung ito ay gagawin nila at gagamitin pa nila sa kanilang masamang gawain yung kanilang mga minor de edad. Right, meron pong pahabol na tanong mula naman ito kay Julie Baiza ng 1PH Signal TV. Ang kanyang tanong, may data ba tayo kung ilan ang kidnapping cases na naitala ng PNP mula July hanggang August? Ito raw po ang panahon na maraming kidnapping cases na lumutang sa social media. Nagpapasalamat kami, Sir Aljo, doon sa mga kababayan natin na nagpapakita nga po ng concern, dahil nga po ina-upload nila yan sa ating social media. At once ma-upload po yan at nakakating po sa kaalaman ng ating PNP na may mga ganitong insidente, ay kaagad po itong tinutubunan ng ating PNP. Kaya ito rin po, sir, ay nagre-resulta ng mas mabilis na resolusyon ng mga kaso natin. Ito lamang po, sir, ay nagpapatunay na yung ating mga kababayan ngayon ay aware na kung ano po yung gagawin nila kapag sila po ay naka-witness ng mga crimes. At ito ay pinagpapasalamat po ng malaki ng PNP, kaya nang sinabi ko, Sir Aljo, dahil karamihan dito, lalong-lalo na po itong mga recent na naitala po natin mga kaso, ay napalaki po ng papel ng community kung bakit po natin natuntun at nahuli ang mga suspect. Doon naman po, sir, sa tanong na in statistics po sa
sa kidnapping case ay base po sa talaan po ng anti-kidnapping group ay ikumpara po natin yung mga insidenteng na itala mula po ng 2017 hanggang 2022 from January to July 2022 ay nakapagtala po tayo ng 25 incidents of kidnapping at karamihan po doon sir ay mga pogo related kidnapping incidents. Kaya naman po ito ay naresolba din at mahigit kalahating porsyento po ang naresolve at na-cleared po natin sa kaso na ito. At yung remaining po dyan ay patuloy pong iniimbestigahan ng anti-kidnapping group kung ito nga po ba ay lehitimong kidnapping case o ito nga po yung tinatawag natin na mga pogo or casino-related cases na kaagad naman pong nare-resolve ng PNP. Mensahe na lang, Colonel Fardo, at paalala sa taong bayan. Go ahead po. Maraming salamat, Sir Arjo, sa pagkakataon at gusto ko rin ulit itong puhunin ng opportunity upang muling magpasalamat sa ating pong mga kababayan na patuloy pong nagpapakita po ng suporta sa inyong pambansang pulisya sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga impormasyon kapag sila po ay nakaka-witness o may mga alam na impormasyon na maaaring may mga nagaganap na krimen doon sa kanilang lugar. At asahan niyo po on the part of the PNP po ay mas lalo po namin paiintingin ang aming pagpapatulya para maiwasan po at ma-prevent po yung occurrence po ng any form of crimes. At muli sir, maging po sa ating mga friends and partners from the media, nagpapasalamat din po kami sa inyo dahil sa pamamagitan po ninyo ay nakakarating po sa ating kaalaman yung iba pa pong mga concern ng ating mga kababayan. At asahan niyo po na ito po ay tutugon ang PNP sa lalong mabilis na panahon po. Maraming salamat sa inyong impormasyon, Police Colonel Gene Fajardo at tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP.